Sige, go ahead, Yeah. Ate Mibe. Kay brother Darwin, ay kay father Darwin po. Oh, Father Darwin yung sumagot kanina. Opo. Apat ko dun sa cross. Sa? Kasi sa cross po. Cross, okay. Opo. Kasi di ba yung pinakauna nag-introduce dun ng sa yung nabasa ko lang po. Yung sa cross is nag-start dun kay Moises. Ngayon, yun yung nakakapagligtas. Ngayon, nagre-research po ako. Gusto ko po malaman yung kung paano nag-start yung paniwala ng ibang religion. Kasi, pinanganak po akong Catholic. And then, lumipat ako dun sa MDS, yung Mormon. Dahil dun sa ang tawag yung lecture nila din about sa cross na sa kamatayan. Ang cross ay galing, ang sumasamba sa cross ay kumbaga parang ang simbolo ng cross ay kamatayan. Tapos dahil sa pagbabasa ko, nalaman ko din na ang cross ay kaligtasan. Ngayon, iniisip ko ngayon kung saan ba nang galing yung ganung paniniwala nila na ang krus ay kamatayan. Tapos, na ano ko na parang si Darius I, King Darius I yung nag-start ng pagpapako sa krus. Pwede ko ba ang malaman mo. Kung saan pwedeng yung kwento talaga nung ni King Darius kung bakit niya naisipan yung ano yung pagpapako sa krus sa history. So, salamat sister. Unang-una yung pagpako sa krus, yan po ay paraan ng mga Roman government sa mga tao na nag-violate sa kanilang batas. Kung mabasahin natin ang Galatia 3 verse 14 ba yun, Brother Jando? Na Galash. ang cross ay tunglo. Or, size 14. Size 14. Ano, hindi size 14 yung Galatia 3. Magagamitin ng ating mga kapatid yung patungkol sa cross. Galatia 3:13. Galatia 3:13. Oo. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So yan ang gagamitin ng ating mga kapatid. No? Tingnan nyo, yung cross pala ay sumpa. Bakit gagamitin mo yan? Sinusuot ko pa ngayon. No? Yan po ay sumpa. Galatia chapter 3 verse 13. Totoo, nung una ay walang kahulugan yan. Yung cross. Pero dyan namatay si Kristo eh. Naging makahulugan na dahil sa pamagitan ng cross na iniisip natin na sumpa ay naging source of salvation. Kung ating babasahin ang unang Korento 1:18, so ito nakasulat. Basahin muna natin kapatid. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo. King James Version. For the preaching of the cross is to them that perish is foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. So kamangmangan ito sa mga hindi nailigtas, yung mga naligaw. But unto us which are saved, para sa atin na naligtas, it is the power of God. So hindi na nabago na yung paningin ng mga tagasunod ni Kristo sa cross. Nung una, sabi ni San Pablo, ito ay sumpa. And then, ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, ay naging trono niya yung cross upang puksain ang impluensya ng root of all evil, who is Satan, ang demonyo. So, naging kapangyarihan ng cross.
No? So, kailan ba it is the practice of the Roman government sa mga sa panahon ni Kristo? Before Christ pa yon. It wala pa si Kristo, it is before Christ. It is the way of Roman government na i-persecute yung mga violators sa kanilang mga batas nung mga araw na yon. So, ginagamit na nila ni Caiaphas, no? Isa lang ang aming hari ay emperador. At si Kristo ay nag-claim na siya ay hari. So, isa lang aming hari ang emperador. So, doon, yan ang one of the accusation nila na si Kristo ay nag-violate sa batas ng mga Romano. So, dapat ibitay siya sa cross. Isumpa siya. So, dahil doon, we are saved through his suffering. Sa kanyang mga pagpasakit dun sa cross, tayong lahat ay nailigtas niya. So kaya nga, yung cross ay power of God. Yan po ang sinabi ni Apostol San Pablo. At dinagdagan pa niya yan. Galatians chapter 6 verse 13. Basahin natin, Brother Jando. Okay, Galatians 6. Good News Bible. Ha? Good News Bible, bro. Good News Bible. Ang sabi naman ganito, as for me, however, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ, for by means of his cross, the world is dead to me and I am dead to the world. So, ang ganda nito. As for me, however, I will boast. So, ipagmalaki ko lang, ipagbunyi ko lang. Only. So, meron pang only dito. About the cross of our Lord Jesus Christ, for by means of his cross, the world is dead to me and I am dead to the world. So, nagbago na yung pananaw ng unang mga Kristiyano matapos si Kristo ay nagpakamatay sa cross. At kinukonsider nung una na sumpa. Pero sa mga unang Kristiyano, makita natin, i-search mo muna yung church father patungkol sa cross. At i-quote yung church father dahil yung mga church father, mga kapatid, sa mga hindi nakaalam, sila ang lubos na kaunawa sa dalisay na aral ng mga apostol. Hindi si Brother Darwin, hindi si Brother Jando, hindi si Brother Winnell, yung mga church father. So Brother Jando, mag-quote ka ng isang church father ng patungkol sa cross. Ano pa ako rito? Nag-search pa ako rito. Search pa. So ating babasahin ng unang church father na nagsasabi patungkol sa cross dahil yung pananampalataya natin ay na-influensya talaga sa mga disipulo ng mga disipulo ng mga apostol. Kung naniniwala ka sa amin na wala kaming direct connection sa mga apostol, so dubli yung paniniwala natin sa mga church fathers dahil sila yung nakarinig at nakasama sa mga apostoles. Meron na, Brother Jando? Andito, tingnan natin. Ito, merong 11 quotes of the Holy Fathers. Holy Father, di ba to Church Fathers pala? Father, yes, Holy Fathers. Early Church Fathers on the sign of the cross. Yes. Ito. Ating unahin si Tertullian. Palakihin ko muna dahil sobrang liit ng letra. Ayan. Anong taon yan, Brother Jando? 160 to 240. Oh, matagal na. Anong sabi niya? Sabi niya is, at every forward step and movement, at every going in and out, when we put on our clothes and shoes, when we bath, when we sit at the table, when we light the lamps on couch, on seat, and all the ordinary actions of daily life, we trace upon the forehead the sign. So he's referring the sign of the cross. So sa year 160 pa yan. So, sunod, Brother Jando. Si Acts of Santhip and Polycena sa 270 AD, sabi naman niya, and Paul perceived her prayer and made the sign of the cross. Uy, nag-sign of the cross pala si Apostle Paul. And for several days, the people entered unhindered, and as many as had sick and vexed by unclean spirits brought them, and all were healed. Kita nyo, kumagitan ng sign of the cross.
So, kinukot ko ang mga church fathers sa sagot natin. So, tubo ay makapagtibay sa atin. So, si isa sa mga church father nagsasabi na even St. Paul are making, St. Paul is doing sign of the cross. Ay, yung isa na lang, dami nila. Another dyan doon, yung isa. Okay, ito naman, sabi naman niya. And Paul perceived her prayer and made the sign of the cross. And for several days... Bro, brother, yes. Yung pangatlo. Yung pangatlo nga. Ah, yes. Sige. Oh. Acts of Santip and Polisena, ganun pa rin? Paragraph 10. Ano bro? Siya pa rin, nagsasabi niyan. Oo. Patuloy bro. Yeah. Iba na lang basahin ko. Sige, iba. Doon na lang tayo kay Athanasius 296 AD. But we, by the mention of Christ crucified, but put all demons to flight, whom you fear as if they were gods, where the sign of the cross is, magic is weak and witchcraft has no strength. Oh, totoo yan. So, matagal na yan. Hindi pa ako naging pare, nandiyan na yan na doktrina na. So kapatid, yung mga bagong litaw lang, mga 18th century ng mga Christian denomination, dapat mag-search sila sa church fathers. At buksan nila yung isipan nila dahil yung mga church fathers are very Catholic, hindi Protestant ang kanilang mga teachings. Very Catholic. Kaya, well-grounded yung mga teachings ng simbahan. So, sa tanong mo, saan galing yung pananampalataya nila? Sa maling akala, sa maling maling unawa. Galing sa private interpretation lang nila. Pwede naman ako mag-interpret sa Biblia without consulting the church fathers. Pwedeng-pwede. Kung mapasukan ng bakukang yung utak ko, pwedeng-pwede. Pero hindi maganda yon. Let us obey and let us embrace the whole truth of the church founded by Jesus Christ that he handed down from generation to generation. So makinig tayo sa nauna sa atin. Kahit pare na ako, makikinig ako, magkuko tayo sa mga document ng simbahan. Okay, Brother Jando? Okay, yun na po. Ate Marivi, okay na po ba yun? Okay. Pwede ko ba malaman yung taon ni Moises na nagsabi na makakapagligtas yung krus? Yung time na nagbigay ng krus sa bawat pintuan para maligtas. Anong taon? Opo. Moses, before Christ si Moses, di ba? Hindi yun cross yung nasa Numbers 21:8, Brother Jando. Yung siguro ang tinutukoy niya, hindi yun cross. Kaya kung si Moses ang tinutukoy niya. Naputol ba tayo, Brother Jando, sa live? Hindi. No? Okay, yun ate. Before Christ po yun. Anong taon po yun? Anong taon daw yun, Brother Darwin? Before Christ, kung si Moses ang tinutukoy mo sa Old Testament, it is before Christ. Sino ba yung Moses na yan na sinasabi mo? Wala po bang talata yun kung anong taon naganap yung... Wala, te. Walang talata, te, kung anong taon yun. Dahil hindi naman sinasay sa lahat sa talata kung anong taon. Minsan nga araw lang eh. Ikalabing apat na araw sa ika-anim na buwan. Pero walang taon nakalagay. Okay na ba yun natin, Maribe? Kahit po dun sa history na ng Catholic. Wala pong record yun. Oh, wala akong alam dyan, te, kung may nagbigay ba ng taon. Basta nasa mga ano lang yan, busy. Okay na po. Okay. Kasi pagka nanggaling nga din po ako, naligaw lang din po ako noon. Eh,
gusto ko rin i-extend sa mga kaibigan ko, maano yung pwede. Ah. Na nagliligaw din. Oh, okay, te. Thank you, te. Okay, thank you. Oh, thank you. So,